tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ang takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Galit na lumabas ng studio si Chito. Nagbanta pa itong mag-quit na sa pagiging frontman ng bandang Skywhite. Muli nitong nakaalitan si Steve, ang drummer ng banda. Sinundan ito ng kanilang manager na si Ronaldo Valdez. Chito, be professional. Hindi ka pwedeng mag-quit ngayon lalo na't nasa production process pa lang ang upcoming album nyo. Marami pa kayong mga projects na kailangang habulin ngayon. Wala akong pakialam. Hindi ba pwedeng i-cancel na lang lahat yan? Wala na akong gana magpatuloy sa bandang to. Alam kong may hindi kayo pagkakaintindihan ni Steve, pero hindi rin naman kayo pa pwedeng mag-disband ngayon. This upcoming record will be your comeback in the music industry. Huwag nyo dapat idamay rito ang personal nyong away. Madaling sabihin sa'yo yan, dahil palibasa hindi ikaw ang inaagawan ng asawa. Hoy, huwag mo akong sigawan, Chito. Ako ang manager nyo. Hindi na nito napigilan ng lalaki sa paglabas ng building. Napilitan na lang itong bumalik sa studio para i-comfort si Steve. Dinig na dinig ni Dennis hanggang sa labas ang boses ng dalawa. Nabigla pa nga siya nang padabog na lumabas si Chito at ibinagsak pa ang sliding door. Oh, Boss Chito, yosi ka muna. Inabutan niya ito ng sigarilyo. Kinuha naman iyon ng lalaki at nanghiram ng lighter sa kanya. Bad trip na naman ang araw na to. Wika sa kanya ng lalaki. Sa lahat ng staff sa buong studio ay siya lang ang pinagkakatiwalaan ni Chito. Sa kanya lang ito nagsasabi ng mga problema nito. Halata nga boss, hanggang dito dinig ko yung sagutan niyo ni Sir Ronald eh. Paano ba naman? Gusto ko lang sana mag-take ng long break para makapagpahinga. Pero siya, ayaw pa rin pagbigyan yung request ko na i-postpone muna yung release ng album, pati yung mga tour namin. Ayoko magtrabaho hanggat may sama ako ng loob sa isang tao. Nakagrupo ko pa mismo. Naintindihan kita, Boss Chito. Kahit ako may ilang din naman kapag kasama ko sa isang entablado yung taong karibal ko sa pag-ibig eh. Ano ba kasing nangyari at bakit biglang naging third party si Steve sa relasyon nyo ni Jasmine? Mag-iisang taon na kami may problema ni Jasmine. Nagbabalak na rin kami maghiwalay. Nalaman ko na lang na may namamagitan na pala sa kanila ni Steve. Kaya pala minabadali niya akong pirmahan yung divorce papers namin dahil gusto niya magpatali sa lalaking yun. Ano ba kasi nangyari boss? At bakit naging mag-close naman sila ni Steve? Matagal na silang mag-close ng ungas na yun. Kahit nung okay pa kami ni Steve, ito lang ang naging kaibigan niya sa mga kabanda ko. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit kay Steve siya lumapit ngayon. Anong balak mo ngayon boss? Sa inis ko kanina, parang gusto ko nang buwagin ang banda ko. Wala na rin naman kasing patutunguhan to. Mahirap magtrabaho kapag kaaway mo mismo ang katrabaho mo. Tapos ito namang si manager, gustong isabak pa kami sa mabibigat na events. Alam naman niyang may problema kami ngayon. Marami pang sinabi sa kanya ang lalaki tungkol sa problema nila ng asawang si Jasmine, pati sa mga problema nito kay Steve. Bahagyang nakaramdam ng awa si Dennis sa lalaki. Masyadong mabigat ang problema nito at wala siyang matutulong para maayos iyon. Tanging ang lalaki lang ang pwede makaresolba nito. Pinayuhan na lang niya ang lalaki bago ito nagpaalam na magpapahinga muna sa bahay nila. Pagkatapos ng break ni Dennis ay balik trabaho na siya sa loob ng recording studio para i-mix ang mga recorded tracks ng banda sa upcoming album nila. Habang ine-edit niya ang mga ito ay napapaisip siya kung mailalabas pa ba ang album na iyon. Sa mga problemang dinadanas kasi ng mismong banda ngayon ay malabo makapag-perform pa sila muli next year. At syempre kapag nangyari iyon ay damay na rin pati ang mismong album.
Hindi naman niya pwedeng ihinto ang pagtatrabaho sa mga tracks ng album na ito dahil iyon ang utos sa kanya ng producer. Pinakinggan niya ang isa sa kantang nakatakda dapat na maging lead single at ang pamagatay, kailan darating ang kahapon. Kailan kaya darating ang kahapon? Mga panahong makulay pa ang langit. Ngayong patay na ang bulaklak, sana'y hindi na dumating ang bukas. Malungkot ang ipinaparating ng lyrics nito na sinulat mismo ng frontman na si Chito Vasquez. Siya lang ang nagsulat sa lahat ng mga tracks ng album na iyon. Tapos na nilang i-record ang buong album at nasa mixing process na lang ito na kasalukuyan namang tinatrabaho ni Dennis. Sa pagkakalikot ng editing software na kanyang ginagamit ay aksidente niyang napindot ang reverse features sa bandang chorus ng kanta. Bago pa niya ito ma-undo ay wala sa loob na na-i-play niya na ito. Nagulat siya sa mga sumunod na narinig. Kung naririnig mo ito, malamang wala na ako ngayon. Basag na ang salamin, gayon din ang pagkatao ko. Ikaw ang sumira sa akin, kaya sisirain din kita. Sinisigurado kong hindi lang ako ang masusunog dito. Nagtaka siya, tama ba ang mga narinig niya? Inulit pa niya muli ang pag-play sa part na iyon. Malinaw na malinaw sa kanyang pandinig na may iba pang mensaheng nakadikit sa bahaging iyon ng chorus kapag pinatugtog sa reverse. Sinadya ba ito ni Chito? Siya nga ba ang naglagay nito sa kantang iyon? Pero papaano? Sinubukan niyang tawagan ng lalaki sa cellphone nito pero hindi ito sumasagot. Nakailang tawag na siya ngunit tila hindi yata hawak ng lalaki ang cellphone nito. Pinarinig na lang niya sa producer ang bahaging iyon ng chorus pero tumawa lang ito sa huli. Guni-guni mo lang yan. Kung ano-ano kasing mga conspiracy theories ang pinapanood mo, kaya ganyan ang mga naririnig mo eh. Hagalpak ng tawa ang producer at iniwan na siya sa mixing room. Hindi mapalagay si Denny sa kanyang narinig. Sigurado siyang may kinalaman dito si Chito. Binuksan niya ang kabilang tab ng computer at sinubukang manaliksik tungkol sa mga kantang may ibang kahulugan kapag binaliktad. Dito niya natagpuan ang paksa tungkol sa backmasking. Ano nga ba ang meron dito? Backmasking is a recording technique in which a sound or message is recorded backward onto a track that is meant to be played forward. Napaisip si Dennis matapos iyong mabasa. Hindi kaya ito ang ginawa ni Chito sa kantang iyon? Ayon sa mga artikulong nabasa niya, nauso ang backmasking nang gamitin ito ng bandang The Beatles sa kanilang 1966 album na pinamagatang Revolver. Marami ring mga artist ang gumagamit nito para artistic effect ng kanilang mga awit. Ginagamit din ang backmasking para i-censor ang ilang mga bahagi ng kanta na may maduduming salita. Noong 1969 nga, maraming kumalat na balita tungkol sa nakatagong kahulugan sa kantang Revolution 9 ng The Beatles na may kinalaman sa Paul is Dead, urban legend kung saan sinasabing namatay na raw noong pang 1966 si Paul McCartney at pinalitan lamang ito ng ibang tao na kalukalik nito. Pagdating naman ng 1970s hanggang 1990s ay maraming mga Christian group sa Estados Unidos ang nagprotesta sa pagban ng backmasking dahil ito raw ay ginagamit ng ibang musician sa pagsamba sa demonyo at sa paglagay ng masasamang kahulugan sa kanilang mga kanta. Bagamat maraming mga singer ang nadadawit sa paggamit ng backmasking, iba naman ang naging komento rito ng siyensya. Ayon sa kanila, maaaring kabilang daw ito sa epekto ng pareidolya, isang pangyayari kung saan lumilikha ang utak ng mga mukha o pattern sa mga bagay-bagay sa paligid, gaya na lamang ng mukha na nakikita sa langit, pader at iba pang lugar. Isang halimbawa rin dito ay kapag nakikinig ka sa isang kantang hindi mo kabisado ang lyrics at may mga pagkakataong makakabuo ka ng sarili mong lyrics na tumutugma rin sa tono ng kanta. Kaya inaakala mong iyon talaga ang lyrics nito. Kung ano man ang katotohanan sa kantang Kailan Darating ang Kahapon ng Sky White ay si Chito Vasquez lang ang nakakaalam. Siya lamang ang maaaring makasagot nito. Isang balita ang gumimbal kay Dennis kinabukasan.
Natagpo ang patay si Chito Vasquez sa kwarto nito habang nakabigti ang katawan. May iniwan pa itong suicide note sa ibabaw ng kama kung saan nakikiusap ito sa kanyang manager at producer na huwag nang ituloy ang pag-release sa kanilang comeback album dahil mula raw sa araw na ito ay bubuwagin na niya ang kanilang banda. Nakasulat din doon ang lahat ng mga pinag-aawayan nila ng asawa, pati ng kabanda niyang si Steve. Nabanggit din pati ang pressure na ibinibigay sa kanya ng manager nila na hindi raw marunong makinig sa mga hinaing niya at lagi siyang binababad sa trabaho kahit ayaw na niya. Marami pang nabanggit si Chito sa suicide note na mga problemang karamihan ay tungkol din sa trabaho, sa banda at sa asawa. Hindi makapaniwala si Dennis, kahapon lang ay kausap pa niya ang lalaki. Ngayon ay wala na ito sa mundo. Kilala ng lahat si Chito bilang matapang at palaban sa buhay. Karamihan ng mga kantang sinulat nito ay tungkol sa pagpapalakas sa loob ng bawat taong dumadanas ng matinding problema. Kaya talagang hindi makapaniwala ang lahat na ang magiging cause of death nito ay suicide. Labis na nagluksa ang mga tagahanga nila sa buong bansa. Kumalat na rin ang tungkol sa isyu ni Chito at Steve. Naging magulo pa rin ang lahat kahit wala na si Chito. Imbis na magkapatawaran ay nadamay na pati ang iba pang miyembro ng banda. Dahil doon ay tuluyan na nga binuwag ang bandang Skywhite. Ang iba ay naghanap na lang ng ibang trabaho. Pero si Steve ay naisipang magsulo at ipinagpatuloy ang karir. Nagustuhan nito ang kantang Kailan Darating ang Kahapon sa unreleased album ng kabubuwag pa lamang nilang banda. Nakiusap si Steve na kung pwede niyang magamit ang kantang ito para sa debut ng kanyang solo karir bilang singer. Ayaw sanang pumayag ni Dennis pero wala siyang nagawa nang si Ronaldo Valdez na ang nagsalita. Nagkasundo ang dalawa kaya si Ronaldo Valdez pa rin ang manager ngayon ni Steve. Pero bilin po ni Chito sa suicide note niya na huwag nang gamitin ng kahit na ano sa mga track ng unreleased album nila. Ano pa ba magagawa ni Chito ngayon? Ipatay na siya. Total, wala pa rin namang nakakarinig sa mga tracks ng unreleased album. Napag-isipan kong ibigay na lang ito lahat kay Steve. Ipapakanta na lang natin sa kanya yung mga tracks, tapos ikaw na rin yung mag-edit at mag-mix. Palitan mo ng konti yung instrumental para hindi maging similar sa style ng mga previous album nila. Maliwanag? Wala nang nagawa si Dennis. Labagman sa kalooban niya ay kailangan niyang gawin para hindi mawala ng trabaho. Pakiramdam tuloy niya ay nagtataksil siya kay Chito dahil hindi nasunod ang bilin nito na huwag nang gamitin o pakilaman ng comeback album nilang hindi na-release. Nang sumunod na araw ay nagkita sila ni Steve sa recording room para kantahin ang mga unreleased tracks sa naturang album. Naging maayos naman ang daloy ng lahat. May talento rin sa pag-awit si Steve. Hindi nga lang ito marunong magsulat ng sariling kanta gaya ng ginagawa ni Chito. Ngunit pagkarating nito sa kantang Kailan Darating ang Kahapon ay bigla na lang itong sumablay. Halos hindi nito matapos-tapos ang kanta dahil lagi itong nabubulol, nabibilaukan at nagkakamali sa bigkas ng lyrics, lalo na sa bandang chorus. Nakailang take na sila sa kantang iyon pero hindi pa rin makuha ni Steve. Para bang hirap na hirap itong makabisado ang buong teknik ng kanta. Lagi itong nagkakamali. Hanggang sa bigla na lang itong huminto sa pag-awit nang makarating ito muli sa chorus. Nang lingunin ito ni Dennis ay nagulat siya dahil bigla na lang nag-iba ang timpla ng mukha ni Steve. Umikot ang mga mata nito habang hinahabol ang hininga. Napatakbo sila sa kinaroroonan ng lalaki kasama ang mga staff sa recording studio. Pagkarating nila roon ay sakto naman bumagsak si Steve na hawak pa rin ng dibdib. Halos hindi ito makapagsalita dahil tila sumikip yata ang dibdib. Di nagtagal ay nawalan ito ng malay. Nagulat silang lahat dahil dead on arrival na nang isugod si Steve sa ospital. Atake raw sa puso ang ikinamatay nito. Isang bagay na nakakapagtaka dahil masigla naman ang lalaki at wala itong naging sakit noon paman. Nang ilabot si Dennis sa pangyayari,
Bigla na lang inatake sa puso si Steve habang kinakanta ang kailan darating ang kahapon. Napag-aari talaga ng namayapang si Chito. Binalikan niya ang studio at muling pinatugtog ang chorus part ng kanta mula sa version ni Chito. Ibinalik niya ito sa reverse at pinakinggan mabuti ang lumabas sa lyrics. Kung naririnig mo to, malamang wala na ako ngayon. Basag na ang salamin, gayon din ang pagkatao ko. Ikaw ang sumira sa akin, kaya sisirain din kita. Sinisigurado kong hindi lang ako ang masusunog dito. Sa paulit-ulit na pakikinigay, parang nagkaroon na ng ideya si Dennis kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sa first at second stanza ng lyrics ay maaring ipinapahiwatig ni Chito na may balak na siyang magpakamatay noon pa man para hindi na talaga matuloy ang release ng album at para mabuwag na rin ang mismong banda. Sa third at fourth stanza naman ay maaring tumutukoy kay Steve. Maaring ito ang salitang nais niyang sabihin sa lalaki na idinaan na lamang niya sa isang kanta na di kalaunan ay naging sumpa. Dahil sadyang maganda ang kanta ay sinubukan pa itong ipagamit ng producer sa ibang mga singer, pero lahat sila ay bigong makanta ng buo ang kailan darating ang kahapon. Sa kadahilan ng bigla na lang silang dadapuan ng matinding sakit na sumisira sa boses nila. Kung si Steve ay inatake sa puso, ang ibang mga singer naman ay nagkaroon ng vocal injury at naging malaking abala pa iyon sa karir nila. Magmula noon ay hindi na ginalaw pa ang mga tracks sa unreleased album na iyon. Lalong-lalo na ang lead single na Kailan Darating ang Kahapon. Napag-alamanan kasi ng buong management team na nagkakasakit o minamalas ang sino mang gumagamit ng kantang ito habang buhay na itong mababaon sa limot. Kailan darating